Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Bakit hindi mo pa diretsuhin si Kano, Brandon? At huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa at nang magkaalaman na kung ano ba talaga ang gusto mong sabihin. Ang bigla ang pagkakasabi naman nitong si Lolo Pedro sa kanya o kay Mang Brandon. Ha 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 ha! Dahil katulad mo, Tatang Pedro, at ng inyong inkantadong ugis na yan, ay malakas ang kutob kong isa ring inkantado ang inyong panabong na yan, Kano. Hindi lamang yun, may hinala akong katulad ng ibang sabungero ay may mutyang tangan itong inyong kaibigang si Kano sa kanyang katawan. At malalaman ko kung totoo ngang isang inkantado ang kanyang malagintong yan sa oras na ibang panabong niya ang kanyang ibibitaw sa gitnang bahagi ng sabungan laban sa aking isang sofervolek, laban sa aking sofervolek na panabong na ito. Ha 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 ha! Nakiramdam silang lahat at nagkatinginan sa isa't isa. Sa kanila marahang ibinaling ang kanilang paningin sa naoy. Kalmadong kalmado at walang kariyari aksyong si Itay Kano, na para bang hindi siya nag-aalala sa mga sinasabing yun sa kanya ni Mang Brandon. Kailan mo ba gustong masubukan sa alinman sa aking mga panabong? Yang iyong panabong na tinawag mong isang software volley kay Bigang Brandon. At parang masyadong matalim ang mga letrang inilalabas ng iyong bigotilyong bibig. Masyado kaming nagulat noon nang marinig naming lahat ang mga salitang iyon. Sa seryosong hitsura ni Itay, nakakapanibago dahil hindi naman siya ganoon kung makipag-usap. Dahil ng puntong iyon ay para bang nakikipaghambugan na rin siya kay Mang Brandon. Taliwas yun sa mga naon ng sabungerong kanyang nakakausap sa loob at labas ng sabungan. Ha 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 ha! Palaban ka pala, Kano, at hindi kita kayang sindakin. Sige, gusto ko ngayong mismong araw na ito, kumuha ka ng alinman sa isang panabong mo sa inyo at talhin mo dito sa sabungan. Ang sagot pang muli sa kanya ng hambog na si Mang Brandon. Hoy, Brandon! Tiyakin mo lamang na kayang pabagsakin ang iyong sofervolek na yan, ang alinman sa mga panabong ni Paring Kano, dahil sa sayang ang pagod ng kukuha noon sa kanilang bahay. Ha 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 ha! Ang singit na pagkakasabi nitong si Mang Clarito na siya namang dinugsungan kaagad nitong si Mang Octavo. Tamang-tama, Brandon. Wala pa kaming maipupulutan. Nakakainis! Tabla ang bakbakan ni Malaginto at nang talisayin ng aming kaibigang si Gaston. Ibali, panalo naman kami sa pusta na siyang aming ipambibili ng tuba. Ha 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 ha! Nagtawanan silang lahat, kasama na nga doon si Mang Gaston at si Itay Kano. Samantalang nanggigil naman si Mang Brandon at sinabi nitong, ha 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 ha! Baka nakakalimutan niyong hindi si Malaginto ang makakabangga nitong aking software volek. Kaya naman wag na wag kayong magsaya. Ha 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 ha! Mukhang may importanteng okasyon ka pang dadalawahan, kaibigang Brandon. Dahil sa parang ikaw ay nagmamadaling ibangga alinman sa aking mga panabong yang iyong ipinagmamalaking sofervolek na yan. Ha 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 ha! Kaya naman sige, mga anak Pidel, umuwi muna kayo sa bahay at kunin niyo ang ating dalusaping si Ampon at dalhin niyo rito, at siya ang ating itatapat sa super hangin, super bolek nitong si Brandon. Tandaan mo ito, Brandon. Bilang isang sabongerong katulad mo, ay pagbibigyan kita sa hiling mong yan. Hindi lamang yon, bibigyan pa kita, Brandon, ng partida. Sabi pang muli sa kanya ng may angas nitong si Itay Kano. Ha? Anong ibig mong sabihin, Kano? Anong klaseng partida ba? Anong klaseng partida ba ang sinasabi mo? Ang nagtataka at gulat na pagkakatanong sa kanya nitong kasador na si Mang Brandon. Ha 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 ha! Isa kang kasador, at hindi lamang basta-basta kasador, Brandon, kundi isa kang tanyaga. Kaya naman, nasisiguro kong magugustuhan mo ang sasabihin kong ito sa iyo, Brandon. Ha 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 ha!
Nakakainsultong sabi sa kanya ni Tay Kano. Bakit hindi mo pa ako diretsohin, Kano? Ha? Ano bang tinutumbok mo, Kano? Iritadong tanong sa kanya ni Mang Brandon. Brandon, isang bulag o bulag ang kaliwang mata ng aking dalusaping yon. At hindi lamang yon bulag, kundi baldado dahil sa pilay ang kanyang kaliwang paa. Huwag mong iisiping isa yon sa aking mga mandirigmang panabong, Brandon. Dahil nakita ko lamang yon sa daan noong minsang galing kami sa kabilang baryo noon. Noong wala pa sa aming buhay si Malaginto. At ang dalusaping yon ang ibabangga ko sa iyong panabong na yan. Partida, Brandon, dahil gusto kong dalawang tari ang ikabit mo sa iyong bulek na yan. Dalawang tari ng isa sa mga magtataring kasama mo ngayon. Kaya naman, anak Fidel, kunin niyo na ang dalusaping yon at dalhin niyo rito. Ang mahabang pagkakasabi ni Itay sa kanya na siya namang ikinabulalas naming lahat. Ibang-iba si Itay ng mga tagpong yon. Nakikipagsabayan siya sa hambog na si Mang Brandon. Amiho, Fidel, sumakay ka na sa aking kabayo. Sasamahan kita sa inyo para mabilis kang makarating doon at makabalik dito. Sabi naman sa akin ni Mang Gaston, at yun na nga ang aming ginawa. Iniwan namin ni Mang Gaston ang sabungan kung saan ay naroon sina Itay. At pagkarating namin sa mismong loob ng aming bakuran, ay inalis ko agad sa kanyang pinagtalian ni Itay ang baldadong aksidenteng nakita ni Itay noon sa gilid ng daan habang binabagtas nila ang daan pauwi sa aming baryo. Noong mga panahong wala pa sa aming buhay ang aming Malaginto, inalagaan ito ni Itay hanggang sa ito ay tuluyan hanggang gumaling at lumakas. Isinilid ko agad ito sa loob ng bayong at muling sumakay sa kabayo ni Mang Gaston. At pagkarating namin sa mismong sabungay, kinuha kaagad ni Itay ang aming dalusaping. Binansagan niya sa pangalang si Ampon. Bumungad kaagad sa harapan nila Mang Brandon. Ang dalusaping bulag ang kaliwang mata at pilay din ang kanyang kaliwang paa. Hawak ito ni Itay Kano at ipinakikita niya ito kina Mang Brandon. Ano pang hinihintay natin, kaibigang Brandon? Sayang ang oras. Patarian mo na ng tig-isang tari ang tigmagkabilang paa ng iyong soft revolic na yan. At patatarian ko na rin yung kaliwang paa, yung may parteng pilay ng aming dalusapi. Kamot ulong, tumalikod at naglakad papasok sa loob ng sabungan ang tatlong sinamang Brandon. Pagkatapos nilang marinig na sinabi yun sa kanila ni Itay, sumunod naman kaagad sa kanila itong sina Itay Kano at si Mang Iko. At dala ni Itay ang aming dalusaping baldado at tinawag na si Ampon. Samantalang si Malagintoy nasa pag-iingat na noon ng aking kapatid na si Manuel. Natututo na si Kanong pumatol sa mga taong katulad ni Brandon. Ang sabi ni Lolo Pedro. Tama ka riyan, paring Pedro. Nakikipagsabayan na rin siya sa mga pang-aalas ka sa kanya. Ang dugsong namang pagkakasabi ni Lolo Berhil. Pagkarating nila sa loob ng sabungay, magkasabay na nga nilang kinargahan ng tari ang kani-kanilang mga panabong. Kinargahan kaagad ng magtatari ni Mang Brandon ang kanilang bulik na panabong, ang tig-isang paa nito ng parehong medyo mahaba, matalas at matulis na tari. Isa sa kanyang kaliwang paa at isa rin sa kanyang parting kanan. Samantalang isang ordinaryong kumikintab ang talim na tari ang ikinarga ni Mang Iko sa paanan ng aming dalusaping si Ampon. Nagtagulong muli ang mga tao ng mga oras na yon. Ganoon din ang Kristo at ang sintensyador. Makikitang parehong abalang-abala ang mga ito sa kanilang ginagawang pagkolekta ng mga perang pusta, isang superbolic kung tawagin, dahil sa kanyang ipinakikitang nakamamanghang bilis ng pagkilos at lakas ng pagpalo laban sa aming baldadong alagang isang dalusaping lulugulugo. Pinagharap na nga sila ng sintensyador sa gitnang bahagi ng dumadagundong na sigawan at hiyawang sabungan. Dala ang kani-kanilang mga mandirigmang panabong, si Itay Kano at ang dating tanyag noon na isang kasador, at merong mutyang si Mang Brandon. Masyado kang hambog, Kano. Nagtataka ako dahil hindi yun ang mga naririnig kong usap-usapan tungkol sa iyo.
ang sabi ni Mang Brandon kay Tay nang silang dalaway makikita nang magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungan. Hindi ako hambog, kaibigan Brandon. Ibinibigay ko lang sa iyo kung ano ang gusto mo. Bakit hindi na lamang natin umpisahang ibaba o bitawan itong ating mga panabong? Total pare-pareho nang makikitang wala nang mga kaluban ang mga tari ng ating mga panabong. Bigla na lamang kumulubot ang noo at nagsalubong ang mga kilay nitong si Mang Brandon nang sabihin yun ni Itay sa kanya na para bang siya'y naubusan na ng hangin o yabang sa kanyang buong katawan. Bigla na lamang itong dumukot sa kanyang malalim na bulsa at parang meron siyang sinasalat doon. Pagkatapos ay, wala ka bang gagawing ritual o ipapakitang kakaiba para sa iyong panabong na yan, ha Kano? Ang sabi sa kanya nitong si Mang Brandon. Ha 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 ha, wala Brandon, dahil wala naman talaga akong mutya o kung ano paman. Ang meron lamang ako sa aking mga panabong ay tiwala. Tiwala na sila ang mananalo. Tiwala, kaibigang Brandon, na kailangang taglay ng isang mananabong. Napaismid na lamang si Mang Brandon sa sinabing yun ni Itay sa kanya, hanggang sa magkasabay na nga nilang pinagharap at binitawan ang dalawang magkatunggaling panabong at magkasabay rin silang lumayo sa isa't isa. Sa unay, tumayo ng tuwid ang aming dalusapi, ngunit bigla-bigla na lamang itong lumublob sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Samantalang, totoong ang isang super volley, super bilis ang panabong na bulik ni Mang Brandon dahil sa ora-orada nitong inatake ang noy, dalusaping nakalublob. Iniangat na agad niya ang kanyang paang may kargang tari upang ibaon sa katawan ng aming dalusapi. At wasakin ang kanyang katawan, agresibong-agresibo ito at napakabilis nitong kumilos. Subalit ng akmang, papalapit na ito sa aming dalusapi, ay siya namang pagtingala ng aming panabong. Tumingala ang dalusapi sa nooy, nakadungaw na sa kanyang isang bolik na pula. At pagkatapos ay bigla na lamang itong tumalon o ang aming dalusaping panabong at sinalubong niya sa ere ang bulik. Hidlat sa bilis ang kanilang ginagawang pagpapalit-palitan ng pagbalo sa isa't isa. Naunang, tumilapon palayo sa aming dalusapi ang nasabing bolik ni Mang Brandon. Kasabay naman ng kanyang pagbagsak sa lupang sahig ng sabungan ay siya namang pagbilog ng mga mata ni Mang Brandon at ng kanyang dalawang mga kasama. Dahil may paunti-unting tugo na silang nakikitang pilit na gumagapang sa parting kaliwang paa ng kanyang bulik. Samantalang muling makikitang lumublob sa lupa ang aming dalusaping panabong. At kung ito'y ilalarawan ko sa inyo, parang lalamya-lamya na ito. Subalit, ni minsan ay hindi namin nakitang inilayo niya ang kanyang paningin sa kanyang katunggaling bulik. Muling pumuspora at pumataki papalapit sa aming dalusapi ang may dalawang kargang taring bulik ni Mang Brandon. Subalit bigla-bigla na lamang itong sumiwarik sa ere matapos na sunod-sunod siyang pinalo ng pinalo ng aming dalusaping. Bigla na lamang sumalubong sa kanya. Naglaglaga na ang mga balahibo ng bulik sa sahig ng sabungan kung saan ay makikita itong kahit na anong gawin niyang ibaon sa katawan ng aming dalusapi ang kanyang dalawang paang may kargang tari ay bigong-bigo ito. Ilang sandali pa'y bigla na lamang itong nahulog sa sahig ng sabungan at ikinagulat yon ng lahat ng mga tao sa labas ng sabungan, lalong-lalo na nga ng panig nila Mang Brandon, dahil bigla na lamang itong nangisay-ngisay at pumapaikot sa lupa hanggang sa ito'y tuluyan na nga nalagutan ng hininga. Maliwanag pa sa sikat ng araw, patay na. Patay na ang super bolik ni Mang Brandon. At iyon ay mabilis na inihayag ng sintensyador ng sabungan sa lahat ng mga tao sa aming mismong sabungan. Kaibigang Brandon, oo, aminado akong totoong mabilis at malakas yung inyong super volley na yan. Pero huwag sanang sasama ang loob mo, kaibigan, dahil di hamak na mas mabilis itong aming alaga at ampon na isang dalusapi kaysa sa inyong super volley na yan. Patawad, kaibigan, ang sabi ni Itay sa nooy nagtatakang si Mang Brandon habang hawak nito at sinusuri niya ang katawan ng kanyang wala ng buhay na isang bolik.
Hindi naman wasak ang kanyang katawan o ang katawan ng bulik na yun. Subalit tagtad ito ng mga malalalim na tusok ng tari sa kanyang buong katawan na siyang naging dahilan ng kanyang agarang ikinamatay. Samantalang ang aming alagang dalusapi ay ni isang tapyas ng kanyang balat galing sa dalawang kargang tari nito ay wala kaming nakita sa kanyang katawan. Paano? Paano nangyari ito? Paanong napawalang bisa ng iyong dalusaping yan? Ang swerteng hatid sa aking buhay sa larangan ng sabong nitong aking mutya, hakano? Ang tanong kaitay nang nooy banaag na ng matinding kabiguan ang hitsura nitong si Mang Brandon. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina kay Bigang Brandon, tiwala lang, tiwala at magandang pagkukondisyon sa ating mga panabong. Ang pinakang sekreto para sila ay magtagumpay saan mang bakbakan. Ang mga mutya, agimat o mga orasyon ay karagdagan lamang kaibigan. Sana'y nauunawaan mo ako kay Bigang Brandon. Napayuko na lamang itong si Mang Brandon nang marinig niya yon. Kaitay Kano. Kano, sa lahat ng mga sabungerong nakilala ko, kakaiba ka sa kilos, pananalita at pag-uugali, lalo na sa mga alaga mong mga panabong. Labis-labis akong humahanga sa kabutihang loob mo, Kano. Kaibigan Kano, salamat sa magandang laban at mga aral na natutuhan ko sa iyo. Isa kang ang tunay na sabungero, Kano. Paliwanag ni Mang Brandon kaitay, sabay marahan niyang iniabot kaitay ang kanyang wala ng buhay na panabong na isang sofer volek.